Alam nyo guys, ang isa sa pinakamahirap sa paggawa ng content, pagbablog, yung parang inilalagay mo yung sarili mo sa kawali na gigisa ka sa sarili mong mantika na i-judge ka ng ibang tao. Sabihin nila yung gusto nilang sabihin. Yan ang mahirap sa pagbablog. Pero ganun talaga. It is what it is. Life must go on. Go lang. Hindi tayo susuko dyan. Wala tayong masyadong plano ngayon, pero gawa na lang tayo ng cinematic vlog. Try lang natin. Practice lang to guys, ah. Hapon na ako lumabas. Makain muna ako. Gutom na ako eh. Corn soup. Ito yung masarap pagka malamig. Ang lamig kasi sa labas. Ayan o, umusok pa. Kaya kayo guys, kung plano nyong mag-YouTube, kung plano nyong mag-vlog, ready nyo yung sarili nyo sa mga ganong bagay. Basta tandaan nyo guys, ang importante, nagagawa nyo yung gusto nyo, masaya kayo, yun ang importante doon. Andito ako sa Port San Domingo. Dito tayo magpa-practice ng cinematic. So guys, merong ticket AT&T. Kung gusto niyo magpunta rito, dito yan sa Tamsui. Tapos sakay kayo ng bus na R26. Siguro mga 5 station lang. Kung makikita nyo guys, ito yung mga ano nila nun, yung mga sumpak nilang ginagamit yung araw nila. Ito guys yung ano, fort. Ayan yung fort. Bali, ito yung ginagamit din ng pangdepensa noon para sa mga kalabang palusog. Ito yung mga kanyo na ginagamitan ng ano, kalburo. So yun yung mga ginagamit nilang ano yung mga lumang takore. So bigyan ko kayo ng konting informasyon dito sa lugar na to. Ito kasing ano na to, Port San Domingo na to. Dati itong kahoy lang noon, noong unang panahon. 1628, tinayo ng mga Spanish Empire. Tapos, nilusob sila ng mga Dutch Empire, na kaya nasira ito. Tapos, noong 1644, itinayo ng mga Dutch Empire ito. Ito na yung original na building. Tapos, noong 1868, nakuha ito ng British government. Kaya naging consulate ito ng British. Kaya kung nakita nyo kanina yung picture ni Queen Elizabeth doon sa loob, nandun siya. Uwi na ako, gabi na eh, madilim na oh. Sana guys, naipaliwanag ko ng maayos yun. Kung tama yung pagkakaintindi ko sa English. Para sa akin kasi, yung pag gumawa ka ng isang video o gumawa ka ng content, pag marami ng base o haters, ibig sabihin marami nang nanonood ng vlog mo. Kaya para sa akin, ginagawa kong motivation yun, yung mga haters, yung mga baser na kino-comment nila. Para sa akin, parang mas gusto ko pang gumawa lalo. Gusto kong patunayan na I can do better. Tandaan nyo yan guys. Basta gusto mo yung ginagawa mo, masaya ka. Yun yun. Kaya para sa gustong gumawa ng YouTube channel o
mag-upload ng video sa YouTube. Din ang mukha ko sa lamig. Kaya para dun sa mga kababayan natin gustong mag-start ng YouTube channel o gustong mag-upload sa YouTube, just do it. Huwag kayong papipigil sa mga haters, sa mga bashers. Kasi pag maraming basher, ibig sabihin, nagtitrending yung video nyo. Kaya, just do it. Okay. Bago ko tapusin tong video na to, shoutout kay Ron Fair Extreme 4. Peraresa, ang hirap. Shoutout din kay Amy, Helen Cuenco, Randy Anthony Tumlao, Mark Agabilus, Rina Morales, Rosel Lucero, Vilma Duterte, Hazel at Daniela Corpus, Richel Luna, JG, Rudilet Lascuna, Makoy's TV, Jomar Cabello, Jeffrey Tiglao, at si Randy Ramos. Salamat po sa panonood. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa Jimmy Speaks TV, pakipindot mo na yung red subscribe button dyan tsaka yung notification bell para updated ka sa mga upload natin. I'll see you next time. Stay tuned! Grabe, ginutom ako sa kaka-edit. Maiksi pa yung vlog ko, dudugtungan ko. Magmumukbang na lang ako. Hindi pa inin yung kanin ko, oh. Pwede na yan. Yung ulam ko, oh. Grabe, hindi pa inin yung kanin ko. Gutom na ako, eh. Lamig sa labas. Grabe, mukha ko parang nasunog ng sikat ng araw. Ilang kita yung butas-butas. Bigyan ko kayo ng tip kung paano makakamura sa pagpapa-facial dito sa Taiwan. Pag nakakita ka ng clinic, tanong niya kung magkano yung facial. Pag sinabi niyang mahigit sa 1,000, tanong niyo yung puts pa. Pag sinabi niyang 500 lang, kasi kika mo, i-puts pa muna lang yung mukha ko. Joke lang yung guys. Baka nga magpa-puts pa kayo sa mukha. Alam niyo ba, tayong mga Pilipino, meron tayong ugaling, mahilig tayong mamigay, mag-share. Kung ano yung meron tayo, sinishare natin sa iba. Tulad ng pag may naamoy kang mabaho, i-share mo pa sa kaibigan mo. Baho? Amoyin mo. Ganun tayo, diba? Tapos meron pa tayong ugali na pag tinanong ka, hindi mo sinasagot ng maayos. Hindi tugma sa tanong yung sagot mo. Sabihin sa'yo ng kaibigan mo o ng nanay mo. Kumain ka na ba? Eh, busog pa ako, eh. Hindi ka naman tinatanong kung busog ka o hindi. Tinatanong ka kung kumain ka na. Tapos pag magkikita kayo ng girlfriend mo o ng asawa mo, i-text siya sa'yo, saan ka na? Sasagot ka naman, malapit na ako. Ba't ganun? Nakakalito ba yun, no? Naalala ko yung nanay ko nun. Maliit ako. Pag lumalabas ako sa kalsada, lagi niyang binibili. Jimmy, sabi niya, pag lalabas ka sa kalsada, tasabi ka sa mga sasakyan, ha? Sabi niya.
tatabi ka sa mga sasakyan, hindi nasagasaan na sagi ka. Tapos pag mayroong hinahanap yung nanay mo o yung tatay mo, hindi niya makita. Ikaw ang pinagbibintangan. Kasi ikaw lang ang bata, malikot eh. Sabi niya, saan mo dinala yung salamin ko? Saan mo dinala yung ano ko? Hanapin mo yun, ikaw lang naglaro nun. Sabi niya, pag di mo nakita yun, makikita mo. Nakakaliti yung mga matatanda nun, you know? Grabe. So ako, nahandaan sa kwento. Pinapatawa ko lang kayo guys, para hindi boring. Boss, tapos nagtira ako ng almusal bukas. Lusok na, may pang almusal pa, di ba?